Ang sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan, inari niya ang ating mga kasalanan upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa kaniyang pamamagitan. Parang ganito lang. Ganito tayo nilikha ng Panginoon. Ang tao ganyan, pure, walang bahid dungis, busilak. Yan ang karangalan natin. Anong nangyari? Pumasok ang kasalanan. Nagkasala si Eva at si Adan. Unti-unting dumumi. Nagkasala din si Cain. Pinatay niya si Abel. Nandiyan ang pagkakasala ng mga tao nagtayo ng tori ni Babel. Nandiyan ang pagkakasala ng mga tao nung panahon ni Noe. Etc. etc. Sin after sin. Hanggang sa tumilim. Hanggang sa tumumi. At kahit anong gawing pagpapakabanal ng tao, sakripisyo sa templo, banal na kasulatan, pagsunod sa kutusan, to no avail. Hanggang dyan pa rin. Mas lalo lang dumudumi. Lalo pa't naisip ng tao na sa kanyang mga ginagawa, siya ay nagiging mabuti. Lumayabang lang siya, tulad ng Pharisee sa ating gospel reading. Ganon ang patuloy na nangyayari. So anong ginawa ni Jesus? Siya na busilak at walang bahid tungis. He became man. Pinasok niya ang maruming mundo ng tao. Sinuong niya ito. He suffered for man. He paid for the sins of man. Yung para sa ating kaparusahan, inako niya ang lahat ng iyan. Ang sabi nga ni St. Paul, walang kasalanan pero inaring parang makasalanan upang bigyan tayo ng katubusan at upang panumbalikin ang ating karangalan na busilak at walang bahid tungis sa poong may kapal. This is true justification. This is true righteousness in the eyes of God. Ganyan. And even until now, we can and we should still experience this. This righteousness, not self-righteousness, ha? At binibigyan tayo ni St. Paul ng paraan sa ating second reading na napakinggan. Ang sabi ni St. Paul dito, una, tinupad niya ang misyon niya. Pangalawa, pinagdasal niya, pinatawad niya ang mga nagkasala sa kanya. Pangatlo, nagtiwala siya sa Diyos sa kabila ng mga paghihirap niya. Now, sana familiar po kayo dun sa tatlo, ha? At least dun sa tatlo, kasi napakahalaga po nito. Bakit? Ito mismo ang ginawa ni Kristo. Una, tinupad niya ang misyon niya. John 17 verse 4, I have glorified you, my heavenly Father, for I have completed the work you have entrusted to me. Pinatawad niya, pinagdasal din niya ang mga nagkasala sa kanya. Ama, patawarin mo sila, hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. At higit sa lahat, not my will, but your will be done. Nagtiwala siya sa Ama. Si Jesus ang tinutukoy ni San Pedro sa 1 Peter 2:23. Even though he was insulted, he returned no insult. Instead, he wholeheartedly entrusted himself to the one who judges justly. Bakit mahalaga ito? Kasi nag-enumerate din si St. Paul ng kanyang mga ginawang kabutihan. To that effect. Eh di ba't ganun din ang ginawa ng Pariseo sa ating ebanghelyong napakinggan? At yun ang ayaw ng Panginoon. Pero don't get it wrong. Magkaiba yung dalawa. Sapagkat ang sinasabi dito ay magkaiba. Yung Pariseo sa ebanghelyo, gumawa lang ng mabuti. Si St. Paul sa ating second reading, tunay. Totoong sa katauhan niya ay mabuti. Yung Pariseo sa ating gospel reading, nakita mo, yes, gumagawa ng mabuti. Pero nandun pa rin ang kanyang kasamaan. Napakayabang ng Pariseong yan. Pero hindi ganun si St. Paul. Sapagkat nang makilala niya at i-accept niya si Kristo sa kanyang buhay, tinaligtan na niya ang kanyang mga gawaing masama, ang pag-persecute niya, in particular sa lahat ng mga Kristiyano o kahit kanino mang tao. So much so, nasasabihin ni St. Paul sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. So yung Pariseo, yes, gumagawa ng mabuti, pero yung kabutihang iyon ay nanggagaling sa kanyang sarili. Kaya ang pinupuri niya ay ang kanyang sarili. Yung kabutihang ginagawa ni San Pablo, hindi sa kanya galing yon. Bagamat ginagamit siya ng Panginoon, ang gumagawa ng mabuti
ay si Kristong nananahan sa kaniyang pagkatao. Talk about humility. May mas gaganda pa bang kapungbabaan dyan? Yung mabasyo ka sa iyong sarili at ikaw ay panahanang totally ng buong may kapal. Sana ma-appreciate po ninyo na napakabilis ng transition eh. Mula sa pagiging makasalanan, naging banal. Parang ito rin yung transition ni Mateo mula sa pagiging publikano at si Zaccheo mula sa pagiging publikano, naging tagasunod ni Kristo. Bakit ang bilis? Ang sikreto? They accepted wholeheartedly in their lives Jesus. Kapatid, yun ang sinasabi sa atin ngayon. Kung meron mang isang napakahalagang mensahe ngayon ng ating Panginoon, hindi mahalaga gaano man kalaki ang iyong pagkakasala. Hindi mahalaga gaano man kadilim ang iyong kahapon, ang iyong nakaraan. Hindi mahalaga gaano man kababa ang tingin mo sa sarili mo o ng ibang tao sa iyo. Hindi mahalaga gaano man katindi ang pinagdaraan mo o pinagdaanan mo. Hindi na mahalaga kung gaano sa tingin mo kawasak ngayon ang buhay mo, kung gaano katindi ang kalungkutang nararamdaman mo, kung gaano kabigat ang pinagdaraanan o nararanasan mo. Ang sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon ganito, kung pilit mong aalisin ang mga negatibong bagay sa puso mo, sa buhay mo, kasalanan, inggit, galit, selos, pag-aalala, takot, etc. At kung buong-buo mo siyang tatanggapin, lahat sa isang edad ay pupwedeng magbago. Totoo nga bang mahirap maging mabuti? O kung magiging totoo lamang tayo, baka ayaw lang nating maging tunay na mabuti kasi meron pa tayong mga extracurricular activities. Totoo nga bang ayaw nating maging tunay na masaya? O mahirap maging tunay na masaya? O ayaw lang natin talaga sapagkat napapako tayo sa mga nagdaang mga problema na dapat ay tinatanggap na lang at ipinagpapa sa Diyos na lamang upang maharap ang kasalukuyan ng may pag-asa at kaligayahan. Totoo bang mahirap maging payapa, magkaroon ng peace of mind, ng maayos na kalooban? O baka naman ayaw lang natin, tayong may katawan, sapagkat ayaw nating magpatawad, ayaw nating humingi ng tawad, marami pa tayong mga alalahanin, marami tayong mga concerns, hindi pa tayo makontento sa buhay, etc. Mahirap nga ba? O ayaw lamang natin talaga? Gusto ng Diyos na tayo maging tunay na masaya. Matagal lang gusto ng Diyos na tayo maging tunay na magkaroon ng kapayapaan or peace of mind. Pero ang tagal din nating makikooperate sa Kanya. Ang tagal nating ibasyo ang ating sarili sa mga nega upang mapuno tayo ng Kanyang grasya. Father, we must understand, mahirap. Mahal ko eh. Hanggang ngayon naalala ko. Hanggang ngayon di ako makapag-move on. Father, mahirap eh. Sinaktan ako eh. Hindi basta ganun lang yon. Father, hindi mo mahalis sa akin ng pag-aalala. Ganito, ganun. Ang dami nating katuwiran. Yun ang nagpapabagal ng proseso. Yun. At wala ng iba. Paniwalaan po natin. Eh sige na, kahit mahirap. Ano ba gusto mo? Eh lahat naman mahirap. Sipin po ninyo. Mahirap mag-maintain ng relasyon ng mag-asawa. Mahirap yun. Mahirap din namang mag-divorce. Mahirap maghiwalay. Mahirap maging napakataba. Mahirap din magpapayat. Mahirap maging malusog. Mahirap din naman magkasakit. Mahirap maging tunay na mabait. Mahirap maging masama. Mahirap maging tunay na maging masaya. Mahirap maging malungkot. Mahirap maging tunay na payapa. Mahirap maging gulo-gulo ang buhay mo. Ang tanong, life is not easy. It is always hard. Choose your heart. Pumili ka ng dapat mong ipursong hirap. Hindi yung hirap na walang katapos ang hirap. Ang ipurso mong hirap, yung tunay ngang mahirap. Pero unti-unti, magiging maayos din ang lahat, especially when you strive with God. Yung makasalanan o publikano sa Ebanghelyo ay sinisimbolo tayong lahat. Lahat tayo makasalanan. Not just that, lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo may mga pangit na nakaraan. Ang sinasabi sa atin, siya'y ating gayahin. Magpakababa tayo, isuko natin sa Diyos ang lahat. Lord, matagal ko nang dinadrive ang buhay ko. Matagal ko nang sinusunod ang gusto ko. Eto na ako ngayon. Hindi pa rin ako kontento. Hindi ako tunay na masaya. Hindi ako tunay na payapa. Hindi ako tunay na mabait. Ikaw na ang mag-drive mula ngayon ang buhay ko. Ganon. Hindi na ako Panginoon. Ikaw na ang kumilos sa buhay ko, Panginoon. Ito sana ang ipagdasal natin
sa ating pagdiriwang. Hindi sinasayang ang bawat reunion o pagkikita. Kapatid, reunion yun. Hindi mo birthday yun. Umayos ka. Makisama ka. Pare-pareho lang naman kayo. Pag magre-reunion, hanapin ang wala. Hanapin yung hindi umaattend para maramdaman din nila na sila ay mahalaga. Kahit na hindi natin sinasadya, may mga salita tayo nakakasakit ng kapwa natin. Ah, wala ka pa bang trabaho? Di ba graduate ka na? Ay, wala ka pa bang asawa? Ano ba edad mo? Naku, baka mapag-iwanan ka na. Wala pa ba kayong anak? Kung minsan yung mga komentong yan, yan ang nagiging dahilan para sa susunod, hindi na a-attend yung mga yan. Kung ikaw naman yung na-offend, ipigilin mo yung sarili mo, huwag kang sasagot ng pabalang. Tumataba ako, napansin mo, kaya sinabi mo. Eh kung sabihin ko sa'yo, pumapangit ka, pangit na kilay mo eh, sabihin ka. Darating yung pagkakataon, ang pagkikita natin, bawat pamilya, ha, ay i-schedule na natin minsan sa isang taon. At pagdating ng panahon ngayon, hindi ka pa sigurado kung ang lahat ay nandyan pa o kung ang lahat ay darating pa. Ang panahon ng Pasko, pag sinabing panahon ng Pasko, hindi lang yung mismong araw ng Pasko, ha? Ito yon, yung mga few days before and after Christmas. Kasama yon. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng reunion, diba? Reunion ng dating magkakaklase, magkakatrabaho, magkakabarikada, magkakamukha ng interest or hobby, at syempre, ng bawat pamilya. Ito kasi yung panahon na mahaba ang bakasyon, panahon na nagkakaroon din ng Christmas bonus ang mga nagtatrabaho na pupwedeng gastusin, di ba? At syempre, ito yung panahon talaga ng pagkikita, pagkakasama-sama, lalong-lalo na ng isang pamilya. Sapagkat ito yung panahong inaalala natin ang isang napakagandang regalo ng Diyos bukod sa kanyang sarili. Siyempre, una sa lahat ang kanyang sarili. Pero huwag din natin kakalimutan yung regalo ng Diyos sa atin. Ano yon? Our family. Hindi ba't ang Panginoon, kung siya'y magkakatawang tao sa kanyang kapangyarihan, pwede naman siyang magkatawang tao ng susulpot na lang. Pwede niyang gawin yan. Pero talagang dumaan siya sa proseso. Nagkaroon siya ng ina. Dinala siya sa sinapupunan nito ng 9 na buwan. At mayroong tumayong bilang ama sa lupa. Hindi ito aksidente. Ito ay planado upang ipakita sa atin ng Diyos. Noon pa man, ang halaga ng pamilya. Pamilyang magkakasama. Pamilya na unfortunately ay at one point kinakailangan magkahiwa-hiwalay kahit wala silang problema sa isa't isa. Kasi kinakailangan magtrabaho ng isa, minsan higit pa, sa ibang lugar para kumita. Kinakailangan ang mga bata ay mag-board sa ibang lugar para mapalapit sa eskwelahan nila. At kahit kapag nakagraduate na, kinakailangan pa rin malayo sa pamilya para ipursu ang kani-kanilang karir o karera. Bagay na po pwede sanang hindi na nangyayari kung progresibo ang bawat bayan para hindi na kinakailangan lumayo pa sa kani-kanilang pamilya, makapag-aral at makapagtrabaho lang. Pero wala tayong magagawa. Talagang ang buhay ay ganyan. Kaya, napakahalaga para sa mga pamilyang magkakalayo na ang paminsan-minsan na pagkikita at tulad ng reunion na yan. Kasi para bang hahabulin mo eh sa isang araw lang o kahit sa overnight pa yan yung mga moments na dapat kayong magkakasama na syempre alam naman natin hindi kakayanin, di ba? Kaya hindi sinasayang ang bawat reunion o pagkikita. At para dyan, matutulungan tayo sa palagay ko ng ating mga pagbasa. Sapagkat sa ating mga pagbasa ngayon, ay pinakikita sa atin ang katotohanan na sa bawat pagkikita, nandoon ang kagalakan kung ang Diyos lamang ay nasa sa ating piling. Kung ang Diyos lamang ay kasama natin. Sa ating unang pagbasa, ang sabi rito ni Propeta Sophonias, huwag kayong matakot, huwag maghina ang iyong loob, nasa piling niyo ang Diyos, magalak, sumigaw ka Israel, umawit ng malakas. Sa ating ebanghelyo ay kitang-kita ito. Narinig natin ang masayang reunion at pagkikita ni Elizabeth at Maria sapagkat ang Panginoon, literally, ay nasa gitna nila. Nasa sinapupunan ni Maria. So kapag kausap niya si Elizabeth, literal, na ang Diyos ay nasa sa gitna nila. Ramdam na ramdam nila. Ramdam nga ni San Juan Bautista kahit siya'y nasa sinapupunan pa lamang that time. Kaya ang bawat pagkikita ay magiging memorable, hindi masasayang, magkakaroon ng kagalakan kapag
ang Panginoon ay nasa sa atin lang. Nasa bawat isa lang. So, paano natin i-apply sa bawat pagkikita o reunion yan? Simple lang. Kapag ang Panginoon ay nasa atin, hindi na mahalaga kung ang reunion ay may handa ba, may papremyo ba. Kasi madalas, di ba, yan ang nagiging dahilan upang ang bawat pagkikita, reunion ay maantala. Sino bang maghahanda? Sino bang mag-sponsor na ganito? Wala bang mga papremyo? Wala bang mga paraffle, palaro? Eh dahil sa hirap ng buhay ngayon, kuminsan, eh huwag na lang. So nadidelay hanggang sa magkatamaran. Eh hindi ba po pwedeng masayang magkita lang? Over a simple salo-salo na po pwede namang toka-toka na lang? Ang nagpapasarap naman sa pinagsasaluhan ay yung ating mga makahulugan at masayang kwentuhan ng ating mga karanasan. Mga karanasan kung saan ang Panginoon ay nandyan sa bawat karanasan natin. Pangit o maganda mang karanasan. Nandyan ang Panginoon. Buhay, kumikilos, nagtataguyo, tumutulong, gumagabay. Kaya siguradong paghuhugutan niya ng kagalakan sa parte ng nagkukwento at pinagkukwentuhan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa ngalan ko, naroroon siya. Naroroon si Kristo. At kung saan naroon si Kristo, nandun ang kagalakan. Hindi lang ito sa konteksto ng panalangin. Sa konteksto rin ito ng mga taong nagkakasama-sama. Sapagkat sa bawat isa sa atin, nandoon ang Diyos. Kaya dapat sa bawat pagkikita, nararamdaman ang dulot na kagalakan ng Diyos. Isa pa, kung ang Panginoon ay nasa sa atin, magiging madali para sa atin ang magpakumbaba. Kasi, di ba, minsan sa bawat reunion, ang sumisira ng kagalakan, sa una pa lang, ang nag-iimpid na, ang nagpapaimpis na ng kagalakan, ay yung mga matataas. Kala mo kung sino, mga mayayapang. Alam mo namang may posisyon, alam mo namang matalino, alam mo namang may pera, pinangangalanda ka pa. Very true yan sa bawat reunion pagkikita. Hindi lang ng mga dating magkaklase, hindi magkakapamilya. Yung iba, bago umattend ng reunion, ako, lalagay muna yung cellphone dyan sa harap. Outfit check! may alahas na ba ako? Nagbibling-bling na ba? Humikinang na ba? Naku, mahal yan. Okay? Yung damit ko, naku, ganda nito. Ngayon lang sila makakakita nito. Hindi sila kukurap dito. Titingnan nila ito. At kapag bababa na ng venue, gusto pa, sabihin sa driver, doon mo ko ibaba sa lugar na matao para makita ako. So, sa una pa lang, inihiwalay mo na, dinidistansya mo na yung sarili mo eh. Kumbaga, mararamdaman na agad ng mga taong mababa ang estado sa buhay sa'yo na nandi dito ka at nandi dito lang sila. Sa gayon, nandun ka lang sa isang sulok o kaya nandun ka kasama ng mga tulad mo. Kukwentuhan lang kayo. Samantalang yung mga kabatch mo, yung mga kapamilya mo, ayun, aligaga, pawis na pawis, nag-aahanda. Tila mo ikaw, amo o bisita. Samantalang tagapaglingkod mo lang sila. Come on! Kapatid, reunion yun. Hindi mo birthday yun. Umayos ka. Makisama ka. Pare-pareho lang naman kayo. Yung kasama mo, nanay din yan, tatay rin yan, anak din yan, kapatid yan, sa kani-kanilang pamilya. And the last thing you don't want to happen ay yung maging mababa ang tingin sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, ng ibang tao, ano man ang estado ng taong ito. So dapat, igalang natin ang bawat tao. Tratuhin natin ng may respeto. Magpakumbaba, makigalak, makipagsaya, makipagkwentuhan. Maganda yung makakasama ka sa contest pa, makakasama ka sa biruan, pati ikaw pagtatawanan. Pero magiging masaya ka. Sapagkat dahil sa'yo, laging masaya sila. Hindi mo itinuring at inilagay ang iyong sarili na angat sa kanila. Tingnan mo po ang ating mahal na ina at si Elizabeth. Nang magkita sila, matagal na silang hindi nagkikita, nagkailangan na ba sila? Hindi! Kaagad-agad, click sila! Hindi naramdaman ni Elizabeth na ipinangangalanda ka ni Maria. Oh, eto ah, ang nasa satyang ko, nasa sinabupunan ko si Kristo, si Juan Bautista lang sa tagapaghanda lang yun. So, hindi! Ni hindi rin nailang si Maria kay Elizabeth kahit na malaki ang tandaan nito sa kanya. Hindi, agad click sila, nagkita sila. Bakit? Parehong mapagkumbaba eh. Mas madaling magkita at mag-click ang parehong magpakumbaba. Mahirap magkita ang parehong pagmataas. Saan? Saan? Sky's the limit yan eh. Wala, pataasan yan eh. Pero kapag magpapakumbaba tayo, isang lingon lang sa baba, yan, lupa na, wala ka ng ibang pupuntan. Ibig sabihin, madali kayong magkakakapaan, magkakaramdaman, madali kayong magkakaroon ng pagtitinginan ng kagalakan. Kaya, magpakumbaba.
Isa pa, kapag nasa sa atin si Kristo, hahanapin din natin ang nawawala. O hindi ba't iiwan ni Kristo ang 99 para lamang sa isang tupa? Pag magre-reunion, hanapin ang wala. Hanapin yung hindi umaattend. Sapagkat kuminsan, kaya sila hindi umaattend. Ay, may inferiority sila, nahihiya sila, may kasalanan sila, may nakaaway sila. Hanapin yan para maramdaman din nila na sila ay mahalaga. Tingnan po ninyo ang ginawa ng ating mahal na ina. Hindi dahil sa nawawala si Elizabeth, kundi dahil matagal na niyang hindi nakikita at kailangan ng tulong dahil matanda na'y nagbuntis pa. Bukod sa ito ay dagdag prueba na ang sinabi ng anghel sa kanya ay totoo talaga. Ganun dapat tayo para sa isa't isa, lalong-lalo na para sa ating pamilya. Kaya nga ang Panginoon, di ba, nang magpangaral siya ng mabuting balita para sa mga tao, nang bilinan niya ang kanyang mga alaga. Anong sabi niya? Sa mga nawawalang tupa muna ng Israel kayo pumunta. Sa atin munang sariling pamilya, hanapin natin ang nawawala. Ngayon, kapag nandiyan na naman sila, maging sensitibo tayo sa mga salita na sasabihin natin. Kasi kuminsan, kahit na hindi natin pansin, kahit na hindi natin sinasadya, may mga salita tayong nakakasakit ng kapwa natin. Sa reunion, nakaw! Palasak yung mga salitang, ah, wala ka pa bang trabaho? Di ba graduate ka na? Naku, parang may makatulong naman ng iyong ina. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Hindi mo alam, nag-a-apply talaga, hindi lang talaga matanggap o hindi lang talaga masaya. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip niya. Ay, wala ka pa bang asawa? Ano ba edad mo? Naku, baka mapag-iwanan ka na. Ay, wala pa ba kayong anak? Naku! Naku. Pag ganyan, kuminsan yung mga komentong yan, yan ang nagiging dahilan para sa susunod, hindi na a-attend yung mga yan. Nasaktan mo nang hindi mo alam. Kaya, be prudent sa mga salitang bibitawan. Ngayon, kung ikaw naman yung nasa receiving end, kung ikaw naman yung na-offend, kung ikaw naman yung nasaktan, ipigilin mo yung sarili mo. Huwag kang sasagot ng pabalang. Baka sabihin mo, ah, tumataba ako, napansin mo, kaya sinabi mo. Eh kung sabihin ko sa'yo, pumapangit ka, pangit na kilay mo eh. Sabihin ko, kaya mag-aaway kayo. Masisira ang reunion. Tingisin mo na lang. Lalo pat hindi ka naman sigurado kung sinasadya niya talaga. Especially, sorry sa mga may edad na, madalas ganyan ng mga may edad eh. Kaya mapapagano, kung naman, ba't ba sinabi mo na yan? Ano ba sinabi ka? Diba? So, habaan ng pasensya. Be the better person. Kung talagang nasaktan ka, palipasin mo man lang yung reunion na yun. Kasi sayang. After all, hindi ka naman talaga sigurado kung sinasadya niya. Brothers and sisters, huwag sanang ma-focus lang ang attention natin ha, sa reunion. Bagamat ito ang naging lundo ng pagninilay natin, hindi ma-focus sa bawat pagkasama natin ng mga taong mahalaga sa buhay natin, lalo tigit ng pamilya natin. I mean, every moment na tayo magkakasama, ibigay natin yung 100% na sarili natin. Affection, attention. Sabihin natin ang mga dapat sabihin. We see to it na nagagawa natin ang mga dapat natin gawin. At kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, ayusin agad natin. May mamagitan, may mag-sorry, may humingi ng tawad. At meron naman din naman agad sanang nagpapatawad. Sapagkat darating yung pagkakataon, ang pagkikita natin, bawat pamilya, ha, ay i-schedule na natin minsan sa isang taon. At pagdating ng panahon ngayon, hindi ka pa sigurado kung ang lahat ay nandyan pa o kung ang lahat ay darating pa. Kaya tayo, bago ma-focus sa reunion, huwag natin kakalimutan yung present union. Kung ano ang meron tayo ngayon. Huwag nating pababayaan yon. Sabi nga, live each moment of your life as if it is your last. So, yun din ang dapat na makita mo. Live each moment of your day as if this is also the last day of your husband, your wife, your sibling. Isulit natin. Sabi nga eh, family time should be a sacred time. Time that must be protected. Ito yung time ko para sa pamilya ko. Walang makakaagaw nito. Time that must be respected. So that we will not make room for any regrets. Because today is short and tomorrow is not yet promised. Ang meron tayo ay yung ngayon. Wala pa tayong kasiguraduhan sa susunod na panahon. Kaya, sa tulong ng Panginoon, isulit natin ang bawat sandaling iyon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon.